acorde. Acorde. Hello guys, mapagpalang araw po sa inyong lahat guys, isa na naman pong reaction video sa araw na ito, at muli nating pag-usapan ang mag-asawang Brian at Kian. Una po sa lahat, hihingi na po agad ako ng dispensa sa mga Kian and Brian supporters dito, kasi sa reaction kong ito guys, aaminin kong mas lalo po talaga akong nadismaya dito sa mag-asawang ito, lalo na po kay Brian. Dati akala ko talaga maayos itong dalawang ito, pero sa tingin ko guys, ang may malaki talagang problema dito ay si Brian, kumbaga nahahatak na lang itong si Kian, kasi nakitaan naman natin ang kasipagan itong si Kian kahit papaano, pero mukhang dahil sa mahal talaga nito si Brian kaya hinahayaan na lang niya ang katamaran nito. Sa bagay, sino ba namang responsableng padre di pamilya ang hahayaan mong mamalimos ang iyong mag-iina? Samantalang may sapat ka pa namang lakas ng pangangatawan para magtrabaho o maghanap buhay ng maayos. At ang nakikita kong pagiging irresponsable nitong si Brian, mukhang ito yung naging dahilan ng pagbagsak ng kanilang munting negosyo na pinagkaloob nila ka-business. Biruin mo ba naman? Matutulog ka ng 11 PM, tapos ang gising mo ay 2 PM na ng kinabukasan, bali 15 hours kang tulog. Sa tingin niyo po gawi ba ito ng masipag at responsableng tatay o padre di pamilya? Sorry ulit po sa supporters ng mag-asawang ito, ito po kasi yung nakikita ko. Mahirap namang purihin ko ang mga ito lalo na si Brian sa nakita kong negatibong gawi niya. At ang isa pang nakakadismaya dito guys ay yung pagbibenta nila ng ref na bigay nila ka-business, nang hindi man lang nila ipinagbigay alam kay laka-business. Sobrang nanghinayang at nadismaya din dito si ka-business, kasi ang ibang pera na ipinambili nila dito ay galing sa sponsor. Syempre nakakahiya din naman nga sa nag-sponsor, diba? Hindi naman sila Kian at Brian ang mapapahiya dito kundi sila ka-business. Sa bagay, mukhang wala namang hiya ang mga ito, lalo na nga itong si Brian. Kasi kung may hiya sila, hindi aabot sa ganito ang sitwasyon nila. Papahalagahan sana nila ang ipinagkaloob sa kanila nila ka-business mula sa mga gamit at mismong sa munting negosyo. At hindi rin sana sasama ang loob nila sa mga pangaral sa kanila nila ka-business, na kung tutuusin naman ay para din naman sa kapakanan nila ang lahat ng pangaral na yun, dapat nga magpasalamat pa sila dahil ginagabayan sila nila ka-business kaya sila pinapangaralan. Pero halip nga na magpasalamat sila sa payo nila ka-business ay sumama pa ang loob nila. Pero sa kabila ng lahat ng yun ay tinulungan pa rin nila ka-business itong sila Kia na maglipat at mabigyan ng puhunan para sa pagtitinda ng balot na hiningi ng mag-asawang ito. At ito pa guys ang isa pang sobrang nakakadismaya. Sa paghahakot ng mga gamit nila ay halos iniasa na nitong si Brian sa mga kagwang. Isipin nyo, gamit nila yung hinahakot pero sa halip na siya yung maging makilos ay pabanding-banding lang siya kasama ang kanyang barkada. Muntik pa atang ang mga kagwang ang mahiya kay Brian. Nang itanong nga ni ka-business kung asan si Brian, ito ang sagot ni Kuya Buknoy at Kuya Damo. Kaya-kaya niya. Asan si Brian? Nung po kanina po yung mga gamit ko. Ha? Wala po, umalis. Wala si Brian eh. Ha? Sa kasama nung ano, yung wala ko po. Si Brian. Hindi mo na siya nagtulong na hapot. Ha? Hindi mo na siya nagtulong na hapot. Hindi siya tumulong maghapot? Oo, hindi natin na siya nagtulong. Hindi siya nagtulong na hapot pagsama sa doon. Sa puntong ito, may binanggit din dito si Kian, ito pakinggan natin. Hindi po, pag hindi po napabuti po, sakaling nagka-problema po, sasabihin ko po na, kunwari po, halimbawa, nag-iwalay kami, sa'yo ko po yan, nag-iwalay kami ni Brian, ito ganyan, ganito ganyan. Sabihin ko po agad sa inyo kung magiging maganda po yung resulta o hindi po. Hindi kasi yung barkada. Okay. Mukhang yung hindi naman sa pag-ano, yung barkada ni Brian. Nandito lahat, diba? Nandito no, tagarito yung mga barkada ni Brian. Ano kayang ibig sabihin ni Kian dito? Hindi kaya may nakikita o nararamdaman na siyang hindi magandang magiging ugali ni Brian ngayong nasa lugar na sila kung saan naandoon ang mga barkada ni Brian?
Mukhang nakuha agad ni Ka-Business ang gustong puntuhin dito ni Kian kaya nagbilin siyang mag-shot agad sa kanya itong si Kian pag naaargabyado na ito dito, hindi naman siguro magpapahaging ng ganitong salita si Kian kung wala siyang dahilan o ibig sabihin, di ba? At nagbilin din siya kay Kian na iiwas sa barkada itong si Brian, sana nga mali ako ng obserbasyon dito. Sana nga magpakaayos na si Brian dito at mapalago na nila ang huling tulong sa kanila nila Ka-Business. At sana naman nga ay wag hayaan ni Kian na maargabyado siya nang dahil sa pagmamahal niya kay Brian, at sana rin maging masipag na nga itong si Brian para naman masabi ng isa siyang responsableng padre di pamilya. Paano po, hanggang dito na lang muna ulit po, at muli po maraming thank you ulit po sa patuloy na nanonood ng aking mga video, God bless po sa inyong lahat.